Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mukhang totoo nga ang sinabi mo, Tricia. Sabi ni Jenny at sumulyap sa mga customers. Mukhang hindi nga seryoso ang bilyonaryong iyon. Ang Prissy Restaurant ay malapit lamang sa dagat. Actually, may table sa may terrace pero ang VIP room ay nasa loob at pribadong pribado talaga. Kaya marami ang dumadayo dahil na rin malapit sa dagat. Bumuntong hininga ako at hindi na nagsalita. Hindi ko naman inaasahan ang lalaking iyon. Kilala ko lang siya sa pangalan at wala pang isang linggo na nakilala ko siya. Bigla lang siyang sumulpot at saka nagparamdam na bagong-bago sa akin. Inaamin ko na gwapo siya at talaga namang gwapo siya. Mabango at sa tingin ko isa sa mga social elite. Pero ang taong katulad niya, amoy na amoy mo na sobrang baho. Hindi sila nagseseryoso sa mga babae. Nang mapansin niyang tumahimik ako, ay siniko niya ako. At gulat ko siyang binalingan. Bibisita si Sir Wang bukas. Aniya, sabay ngiti at magpapaparty siya. Dapat magpaalam ka na agad sa family mo dahil sure ako na sa bar na tayo niyan. Umawang ang labi ko. Ano? Sa bar? Tumangu siya, sabay kindat sa akin. Boy hunting tayo, Tricia. Hindi ako sumagot at agad ako nag-iwas ng tingin. Hindi maganda ang alaala ko kapag nasa loob ng bar. Nang dahil sa pagbabar ko na iyon, nalasing ako, naikama at saka nabuntis. Simula nun, hindi na ako tumapak sa bar. Pwede bang hindi na lang pumunta, Jenny? Tanong ko sa kanya. Napawi ang ngiti ni Jenny at kinurot ang tagiliran ko. Ang KG mo naman, Tricia. Hindi ka naman iinom. At saka, marami naman tayo. Si Sir na nga manlilibre eh. Natahimik ako. May anak ako, Jenny. At wala na akong panahon sa mga ganyan. Wala na nga ako masyadong time para sa anak ko. Pagbabar pa kaya? Aba teka, hindi naman pwedeng hindi kasasama, Tricia. Dapat kasama ka. Magpapasipsip talaga ako kay Sir para makasama ka, sabi ni Jenny sa akin. Umirap ako at napailing na lamang. Ang aga mo yata mag-out, Tricia. Bakit? Sabi ni Jenny nang sabay kami lumabas. Bibili ako ng mga groceries. Sabi ko at sinilip ko ang bag ko upang kunin ang phone ko. Ubus na kasi ang mga canned goods sa bahay. Binuksan ko ang phone ko at saka tinik si Nanay Flora na matatagalan ako dahil pupunta ko sa mall. Pagkatapos ko magtipa ay sinend ko ito at saka binlik sa aking bag. Binalingan ko si Jenny at inilugay ko ang buho ko. Eh ikaw, Jenny, masaan ka? Humalakip-kip siya. Wala. Susundin ako ng boyfriend ko. Basta ha, dapat lang na sumama ka dahil gagawin ko talaga yung sinabi ko kanina. Saka mabait naman si Sir. Andali lang magpasipsip. Bumuntong hininga ako. Pag-iisipan ko, Jenny. Namilog ang mata niya at pinamewangan ako. Huwag mong pag-isipan, pupunta ka talaga. Bumuntong hininga muli ako. Sige, aalis na ako. Malayo pa naman ang mall. Kumaway na siya sa akin. Ingat ka, girl. Ganda mo lalo kapag nakalugay ka. Sinamungutan ko siya at saka tumalikod na. Marami akong bibilhin ngayon. Ubus na ang gatas na gusto ni Elizabeth. Bibili rin ako ng mga groceries at mga personal hygienes na gamit ko rin. Bibili rin ako ng mga ulam na pwedeng ilagay sa rep. Hey! Natigilan ako sa paglalakad at natigilan nang nakita ang isang kotse na itim. Binaba nito ang bintana saka isang lalaki nagpakita. Umawang ang labi ko sa gulat na makita ko si Sir Mateo ito. Where are you going? Gabi na. You're a lady. Huminga ako ng malalim at saka binalingan siya. Sa mall lang.
Ngumuso siya. Kinaikaw with you din? Tinasan ko siya ng kilay. Humalakak naman siya dahil sa reaksyon ko. May bibilhin din kasi ako sa mall. Napahalokip-wip ako. Talaga? Tumango siya at parang kinukumbinsi pa niya ang sarili niya. Yes, okay po, ingat, at nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Pero habang naglalakad ako ay mahina rin siya nagdadrive. You want to ride with me? Maybe sa isang mulang pala tayo. No thanks. Tanggi ko at nagpatuloy ako sa paglalakad. Come on, I am just being nice here. Kita ko sa gilid ng aking mata ang ngiti ng lalaki. Agad na akong napangiwi. Masyado siyang obvious. Akala niya yata ay mauuto niya ako. Hindi niya yata alam na marami na ako nakakasalmuhan na lalaki ng katulad niya. Hindi ako nagpadala at nilakad ko lang talaga ang mall. Hindi kasi ako makasabay dahil naharangan niya. Ano ba ang problema ng lalaking ito? Nangalay ang tuhod ko nang nakarating na sa mall. Nakita ko siyang nagpark ng kanyang kotse. Palihim akong napairap at bumasok na sa loob. Dumiretso ako sa grocery section para bumili ng gatas at iba pa naming pangangailangan sa bahay. Tinula ko ang cart. Oh, you like milk? Naikuyom ko ang aking kamao sa hawakan ng cart. Nasa likuran ko na siya at tingin ko ay sinusundan niya ako. Hinarap ko siya at tinasan ko siya ng kilay. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo ako makuha, no? Nagulat siya sa sinabi ko. Nakita ko ang paglunok niya at parang nanigas siya. Humalakipip ako. Kahit gaano ka pagwapo, hindi ako interesado sa iyo. Look! Bumuntong hininga ako. Nirerespeto kita dahil na rin naging customer ka namin. Pero sana huwag kang sumusulpot sa harap ko dahil hindi ako komportable. Siguro naman madali lang sa iyo ang mag-upload ng babae sa gilid-gilid. Basta huwag ako Mateo. Bakit hindi ikaw? Humakbang siya papalapit sa akin. Napatras tuloy ako. You're single. I know that you're also sexually attracted to me. Natawa ako sa kanyang paratang. Are you kidding me? I am not. Umigting ang kanyang panga. You know, hindi ako sanay na hindi makuha ang lahat ng gusto ko. Nagtaas ako ng kilay sa kanya. Eh di masanay ka na. If a girl rejected you, you have to accept it. Hindi lahat ng babae ay kagaya ng nasa isip mo. May mga babae na maraming priority sa buhay at isa na ako roon. Kung gusto mo maglaro, maglaro ka ng ibang babae. Huwag ako. Tinalikuran ko siya at saka itinulak ang cart. I know you also want it too, Trisha. Umawang ang labi ko at mahinang napasinghap nang narinig ko ang pagbigkas ng kanyang pangalan. I am going to wait. I know that you will also going to enjoy this too. Hindi na ako sumagot at iniwan ko na siya roon. Hindi ko maiwasang mairita dahil sunod siya ng sunod sa aking likuran. Pinagtitingin na rin ako ng ibang customer. Baka nagbumukha akong yaya kapag katabi ko siya, kaya binilisan ko na lang ang paglalakad ko. Too many biscuits. Pangingalam ni Mateo sa mga nasa cart ko at tiningnan pa niya ang likod. No junk foods? Para sa akin. Napakurap-kurap ako at saka napalunok. I love biscuits kaya ganun. Ibinalik niya sa cart ang mga pinamili ko. Nang natapos akong namili ay pinakounter ko na ito. Agad ako nagbayad at akmang kukunin ko na sana ang plastic bag nang naunahan ako. Naitikom ko ang bibig ko at nag-angat ng tingin sa kanya. I will drive you home. Umawang ang labi ko. Hindi na, sir. Sir? Nagtaas siya ng kilay. Just call me Mateo. Much better. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Mateo? Pwede bang pakibigay sa akin ng plastic bag? Hindi ako magpapatid sa iyo. Magpaparan lang ako ng bus para sa iyo. Umiling ako. Hindi na. Please. Pumungay ang kanyang mata. I will make sure that you are safe. Naibagsak ko ang balikat ko at hinayaan ko na lamang siya sa kanyang ginagawa. Can I have your number? Tanong niya
nang nasa waiting shed kami. Ngumuso ako at saka umiling sa kanya. Dismayado niya akong tiningnan. Why? Are we not friends? Natawa ako. Why would I be friends with you? Oo nga naman. He chuckled and smirked. Why would I be friends with you? Hindi kita gusto maging kaibigan. Tumango ako. Mabuti naman. Trisha, I want you more than that. Napasingap ako nang ilapit niya ang kanyang mukha sa tenga ko. I want you in my lap. Namilog ang mata ko. Mabuti na lang talaga at dumating na ang bus, kaya agad kong inago sa kanya ang plastic bag at nagmamadaling pumasok ako. Hingal na hingal ako nang nakasakay na at hindi ko na siya nilingon. Ano ba naman ito? Why are you asking me that? Napamuntong hininga ako sa kainop ang stove. Katawagan ko ngayon si Michelle at saka nagtanong ako about sa opinion niya. Kasi mas gusto ko mga opinion mo. Maybe I should not go because I have a daughter, right? Natigil ako sa kainayos ang paghawak sa phone ko. Kanina ko pa ito iniisip. Hindi na ako pwedeng gumala dahil may anak na ako. What kind of mindset is that? Tanong niya sa kabilang linya. Porket may anak na ba ay bawal na maglakwat siya? Nagtatago nga ako, di ba? Sus, 4 na taon na nakalipas, Trisha. Hindi ka malang hinahanap ng parents mo. Just go. Have some fun. Ihabilin mo lang si Elizabeth kay Aling Flora. Basta, Trisha. Tawag niya sa pangalan ko. Basta huwag ka lang magpabuntis ulit. You have to be really careful. Natawa ako sa sinabi niya. Hinain ko na ang niluto ko. Gaga ka? Siyempre hindi na. Sapat na sa akin ang anak ko at ayoko nang maulit pa. Ayan naman pala. Just don't worry about your daughter. Paminsan-minsan lang naman ang fun, Trisha. Just enjoy it. Napatango na lamang ako sa aking kaibigan. Kaya nang kinaumagahan ay nagpaalam ako kay Aling Flora at sa anak ko na baka matatagalan ako sa aking pag-uwi. Hindi ba pwede akong sumama, mami? Malungkot na tanong ng anak ko. I want to go to party too. Lumuhod ako sa harap ng anak ko at saka sinapo ang kanyang mukha. Malungkot ako nung umiti sa kanya. Hindi pa kasi pwede, anak. You are still a baby. At saka, uuwi rin ako agad for you. Lumabi siya. Kailan ba tayo gagala, mami? I love being with you. Kinagat ko ang pangibabang labi ko. Kapag day off ko, anak, gagala tayo sa park, ha? Promise. Kakain din tayo sa restaurant. Chicken, di ba yung gusto mo, right? Pinagmasdan ko ang mukha ng anak ko. Hindi ko akalain na konti lang ang nakuha niya sa akin. Mabuti naman at mukhang pogi ang nakabuntis sa akin. At least ay may naiambag siya sa aking anak, ang kanyang jeans. Promise po iyan, ha? Tumango ako at saka hinalikan siya sa noo. Pangako, anak. Nang nakarating ako sa working place ay una ko nakita si Mang Hector. Tumango lang ako sa kanya at saka inayos ng sarili. Ang sabi ay darating ang boss namin ngayon kaya dapat kami na maging presentable. Hindi ko alam kung anong i-celebrate pero siguro ang success na rin ni Mr. Wang sa ibang bagay bukod sa paglago ng restaurant niya. Ano? Sama ka ngayong gabi? Tanong ni Jenny. Tumango ako at nag-iwas ng tingin. Pero saglit lang, ha? Hay, bakit ka ba limit lang? Wala ka naman jowa, ah. Kahit matagal ko pang umuwi ay okay lang. Matanda ka na, Trisha. Bumuntong hininga ako at hindi na sumagot sa kanyang tanong. Wala na akong balak magbar. Pero sinunod ko na lang ang advice ni Michelle sa akin. Masyadong mapilit din kasi si Jenny at baka totohanin niya ang kanyang sinabi. Ayoko naman na mawala ng trabaho. At mahirap pa naman na umanap ng trabaho ngayon. Alas 10 na ng umaga ay dumating na si Mr. Wang. Lahat kami ay binati siya at nag-congratulate na rin. Akmang babalik na sana ako sa pwesto ko kanina nang bigla niya akong tinawag. Trisha? Natigilan ako at kaagad humarap sa kanya. Ano po yun, sir? Tumikim siya. Are you free tonight? All workers will be having a dinner with me.
I hope you will come. The last time I asked you said you weren't available. I hope you have time right now. Ngumiti siya pagkatapos. Kinagat ko ang pangibabang labi ko at saka napayuko. Okay sir, sasama po ako mamaya. Sumigla-bigla ang kanyang mata. Really? Tumango ako at awkward nung umiti sa kanya. Opo sir. Wow, thank you Trisha. It really means a lot to me. Makahulugang sabi niya. Hindi na lang ako nagsalita at saka tumango na lang sa kanya. Naging normal lang naman ang aking trabaho. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ko na ulit nakita si Sir Mateo. His presence made me nervous at hindi ko gusto ang mga ginagawa niya sa akin. He is a flirt at alam ko na hindi talaga ako gusto nun. Gusto lang niya ako sa ikama siguro. Bakit kailangan ako pa? Tumanggi na nga ako tapos ginugol niya pa rin ako. And besides, hindi ko pa masyadong kilala para umasa siya na parang ganun. Hindi ko na dapat iniisip ang lalaking iyon. He's out of my league. Pero kung nasa dati pa akong buhay, ay baka pinatulan ko pa siya. But I am not a fuck girl that time. I lost my virginity to the man who impregnated me. At kung nasaan man siya ngayon, sana malaman niya na may anak siya sa akin. Pero ayoko nin maghabol. Hindi ako yung tipo ng tao na naghahabol, and I will not do that. Hindi ako mahinang babae, and I can definitely live without a man beside me. I just lost interest in men when God gave me Elizabeth. Siya ang dahilan kung bakit nagbago ako ng tuluyan. Kahit maarte ang baby ko na iyon, ay mahal ko iyon at hindi ko siya ipagpapalit kahit na kanino man. Natuto akong maging kontento sa kung ano man mayroon ako ngayon, and living my luxury life is worth it. At marami akong natutunan dito. Guys, that's it! Natigil kaming lahat sa aming ginagawa nang narinig namin magsalita si Mr. Wang. Siniko ako ni Jenny at umayos sa kanyang tayo. Lahat ng mga katrabaho ko ay pinag-isa ni Sir. I am thankful na naging party kayo ng business ko. And without all of you, hindi lalago ito. So maaga tayo magsara ngayon dahil may dinner tayo. Anito, sabay ngiti sa aming lahat. Naghihiyawan naman ang mga kasamahan ko at tipid ng ngiti ang tanging binigay ko sa kanila. Nakita ko naman ang pagbaling ni Mr. Wang sa akin. Akmang magsasalita na sana siya nung may kumalabit sa kanya. Nag-iwas na lamang ako ng tingin at saka kinuha ng mga gamit ko. Sabay tayo ah, sabi ni Jenny sa akin. May dala ko bang extra na damit? Tanong niya. Tumango ako at saka inangat ko ang paper bag. Yes, I have Jenny. Umawang ang labi niya. May aksent ka talaga kapag nagsasalita ka ng English eh. Para kang anak mayaman, Trisha. Kinagat ko ang labi ko at sabay napalunok. Natutuhan ko lang sa dati kong trabaho yun. Iyon na lang ang palusot ko. Oo nga no, ang swerte mo. Marami pa siyang ikwento sa akin. Excited na raw siya na mag-dinner at mag-party sa bar. Kinakaban ako sa totoo lang. Siguro ay hindi na lang ako iinom at iyon ang sisiguraduhin ko. Ayoko nang maulit ang dati. Alam kong wala na masyado na nakakakilala sa akin. Pero natatakot ako. Ayokong masira ang pinaghirapan ng magulang ko. Ang galing nila. Pinaniwala nila ang kanilang nag-iisang anak ay nasa ibang bansa. Ganun nga, kahiyahiya ang ginawa ko. Napamuntong hininga na lamang ako. Nag-out na kami at hinila ko ni Jenny palabas. Sa mall na tayo magbihistory siya. Bagong bili ko pa naman ito. Aniya sa akin. Gusto kong maging maganda kahit ngayong gabi. Boy hunting tayo, Trisha. Napairap ako. Ano? Di ba may boyfriend ka na? Humalakak siya. Ikaw naman, Trisha. Ang KJ mo. Hindi ko naman ipagpapalit ang boyfriend ko. At mahal ko yun. Boy hunting means hanap lang tayo ng gwapo. Bumuntong hininga ako. Sana nandito si Michelle. Pero may inaasikaso na ang babaeng iyon. I am thankful na hindi niya ako inabandona. She's still my best friend
at marami akong utang na loob sa kanya. Ikaw na lang ang hanapan ko dahil mukhang single ka for life eh. Umiling ako sa kanya at naghintay na kami ng masasakyan. Hay, bakit ang tagal-tagal ng mga bus dito? Bagot na sambit ni Jenny nang mapansin na wala pang bus o taxi ang dumadaan. Kahit ako ay nangangalay na. Pwede kong sabihin sa babaeng ito na maglakad-lakad na lang kami hanggang sa may bus na dumaan, pero hindi ko masabi dahil sigurado ako na tatanggi ito. Girls! Natigilan kaming dalawa ni Jenny na may isang kotse ang pumarada sa harapan namin. Napatras ako at napalunok. Akala ko pa naman, "Sir!" Nabuhayin si Jenny na nakita si Mr. Wang. "Pasensya na sir, matatagalan pa yata kami." Tumango si Mr. Wang sabay baling sa akin. "You two need a ride?" Medyo nailang ako sa kanyang tingin kaya yumuko ako. "Hindi na, okay lang ba sir?" Pagsingit ni Jenny. Nambalingan ko siya ay kinindatan niya ako. Tumikim ako at hindi na lang nagsalita. "Sure," pagpayag ni sir. Wala na akong nagawa nang hinilan ako ni Jenny. Ang masaklap ay ako pang nasa front seat dahil ayoko naman na magmukhang driver si sir. Kami lang naman ang nakikisakay. "This is your first time saying yes to dinner," ani Mr. Wang habang siya ay nagmamaneho. Kinagat ko ang labi ko at pinagtagpo ang kamay ko. Narinig ko ang hagik-hik ni Jenny sa aming likuran. "Naku sir, hindi sana iyan sasama eh. Pinilit ko talaga iyan," sabi ni Jenny sa amin. Kita sa gilid ng mata ko ang pagtitig saglit ni sir sa akin bago niya itinuon ang kanyang atensyon sa daan. Nararamdaman ko na may pagtingin ito sa akin, sa mga galaw at tingin pa lamang niya. Hindi naman ganito ang pakikitungo niya kay Jenny. Isa sa mga dahilan ay kung bakit ayaw ko tumanggap ng lalaki sa buhay ko dahil sila lang naman ang kawawa sa huli. Bakit hindi ko sila masyado maasikaso dahil may anak ako? At iyon ang katotohanan. "Saan kayo?" "Mall po," tipid kong sagot. "Why?" Si Jenny na sumagot. "Magbibis kami sir. Excited na kami sa dinner at mas lalo na sa bar. Dahil magboboy hunting kami ni Trisha." Napangiwi ako sa sinabi ni Jenny. Mabuti na lang din at hindi na nagsalita si sir. Hindi ko talaga siya masagot-sagot dahil hindi naman ako pala salita. Nang nakarating na kami sa mall ay tipid akong humiti at nagpasalamat sa kanya. Si Jenny naman ay bumungis-ngis sa sobrang excited. "See you around, Trisha." He smiled at me. "And Jenny." "Yes, sir." Si Jenny sabay kaway. Ngumiti muli si sir sa amin bago niya pinaharurot ang kanyang sasakyan. Bumaling si Jenny sa akin at saka walang paalam na hinila ako papasok sa loob ng mall. "Hindi ba nakakahiya, Jenny?" tanong ko sa kanya. "Wala kasi tayong binili." Tumawa siya. "Ano ka ba, Trisha? Walang hiyahiya rito. Iba nga, window shopping ang ginagawa. Makikigamit lang naman tayo sa fitting room nila." Tumango ako at saka sinilip ang laman ng paper bag ko. May dala akong eyeliner at saka lipstick. Iyon kadalasan ang dinadala ko kapag nagpa-party ako noon. Ngayon ko lang yata magagamit ang makeup skills ko. "Dali na, excited na ako." Napailing na lamang ako at saka sumunod sa kanya. Nagulat si Jenny sa suot ko na damit. First time kasi niya akong makita na ganoon ang pananamit. "Gosh, Trisha, ang sexy mo." "Manghang," sabi niya. "Mukhang mamahalin ang damit mo ah. Chanel, mahal niya na." Kinigat ko ang labi ko. "Bigay lang naman yan sa akin." "Talaga?" Tumangu-tangu siya. May mangha pa rin sa kanyang mga mata. "Ang yaman naman, binigyan ka talaga." Hindi na ako sumugot at saka humarap na sa salamin. Napansin ko rin na magaling ka maglagay ng makeup. "Sana all na lang." Ngumuso ako sa salamin. "Gusto mo lagyan kita ng eyeliner?" Umiling lang siya at saka inayos niya ang kanyang buhok. "Ayoko. Hindi bagay sa akin, Trisha." Tumango ako at pagkatapos ko maglagay ng lipstick ay naglagay ako ng eyeliner na waterproof. Bigay ito sa akin ni Michelle
kaya dapat ko itong ingatan. Kailan ko rin makibagi sa dinner dahil sabi ni Jenny ay sosyalin daw. Ang buhok ko ay nakalugay lang. Hindi ito palagi ang ginagawa ko dahil palagi nakatali ang buhok ko kahit sa bahay lang. Bakit mo ba tinatali ang buhok mo? Ilugay mo yan always. Ang ganda. Natural yan? Brown? Tumango ako. Kaya pala. May lahi ka ba, Tricia? Umiling ako. Wala. Akala ko meron. Ang puti mo kasi. Malay ko ba na baka mayaman ka talaga na nagtatago lang? Napasingap ako at binalingan siya. Why do you think so? Bumuntong hininga siya. Mahilig kasi akong magbasa ng novels. Kadalasan ay yun ang nababasa ko, pero malayo naman ang fiction sa realidad. Tumango ako at nakahinga ng maluwag. Matapos naming magbihis at magayos ay nagtungo na kami sa isang Chinese restaurant. Manghamangha ang lahat na nakita kaming pareho nakadress at nakita ko ang pagtagal ng titig sa akin ni sir. Umiwas na lamang ako ng tingin. Good evening po. Wow! Ang gaganda nyo ah! Narinig kong sambit ni Aaron, isa sa mga waiter ng restaurant ni Mr. Wang. Salamat, Aaron. Kinuha ni Jenny ang braso ko at hinilan ako patungo sa isang upuan na malapit lamang kay Mr. Wang. Tipid ako ngumiti sa kanya at saka naghilan ng upuan. First time yata sumama iha, sabi ni Mang Hector. Tumango ako at napatingin sa kanilang lahat. Mabuti at halos katulad kami ng isinusuot. Halos kadalasan na naririto ay kaedad ko lamang or late 20s. Si Mang Hector lang ang katandaan kaya sigurado ako na hindi ito sasama sa bar. Everyone is here. Let's eat. Sabi sa amin ni Mr. Wang. Tumango ako at kinuha na ang kutsara at tinidor sa lamesa. Pero hindi pa man ako halos makakain ay nahagip ng tingin ko ang isang lalaki na nakaupo sa kabilang upuan na medyo malayo sa amin. Nakatitig siya sa akin habang may wine glass sa kanyang kamay. Umawang ang labi ko at umiwas ng tingin. Anong ginagawa niya dito? Are you alright, Tricia? Nagulat ako nang hinawakan ni Mr. Wang ang braso ko. Nang mapansin niyang hindi ako komportable, ay tinanggal niya ito at saka tumikim. Mukha ka kasing balisa. Ah, sorry po sir. Tricia, we are not in the restaurant. You can call me Wang. Ngumiti siya sa akin. Hindi na lamang ako sumagot at unti-unting ibinalik ang tingin sa pwesto ni Mateo kanina. Pero nagulat ako na wala na siya. Siguro ay guni-guni ko lamang iyon. Bakit ko ba siya iniisip? As if naman na gusto ko ang lalaking iyon. Bumuntong hininga ako at nakijoy na lang sa tawanan ng mga kasamahan ko. Did you eat a lot? Napasingap ako nang napalingon na nakita ko si Mr. Wang na papatungo sa akin. Matapos ko kasing kumain, ay napagpasyahan ko na magpahangin muna. Hindi pa kasi tapos si Jenny at mas lalo na tagalan dahil sa pagkukwentuhan nila. Hindi na naman ako makarelate kaya hindi lang ako nakipag-jump sa kanila. At saka isa pa, tinawagan ko rin si Alim Flora kung kumusta ng anak ko. Nakahinga ako ng maluwag nang nakatulog na ito. Niyakap ko ang aking sarili. Hindi. Ngumuso siya at sinundan ang tingin ko. Nasa kalangitan ang tingin ko kaya tumingala rin siya. Bakit naman? I just don't like eating heavy dinner. Ani ko sa kanya at saka huminga ng malalim. Thank you for the dinner, sir. Nakita ko sa gilid ng mata ko na umawang ang labi niya. You can call me Wang just you know, Tricia. Binalingan ko siya. I prefer the other one. I don't want to call my boss by his name. Tumawa siya. Pero wala naman tayo sa trabaho. Hindi na lamang ako nagsalita at hinayaan ko na lamang siya. You will come to the bar today? Tumango ako. Yes po, pero saglit lang po ako. Oh, humina ang kanyang boses. But can I drive you home? Mahina ako napasinghap. Tininan ko siya at kumiti siya agad sa akin. I can take care of myself, Mr. Wang. Wala na siyang magawa
kundi ang tumango. Matapos ang kainan ay nagtungo na kami sa high class bar. Nanibaguhan ako dahil 4 na taon na ako na hindi nakakatungtong sa mga bar. Hawak-hawak ni Jenny ang braso ko habang hinihila nila ako. Nauna na si Mr. Wang dahil may reserve seat siya sa amin. Narinig ko mula sa kanya na may iba siyang kasamahan at sa ibang table sila. Mabuti naman, ayokong makihalo sa mga lalaki. Halos mabingi ako sa music at halos mabangga pa ako ng isang babae na kung makasayaw ay parang wala nang bukas. Bumuga ako ng hangin at nagmamadali sa aking paglakad. Nang nakarating kami sa reserve seat ay doon ako nakahinga ng maluwag. U-shape ang supa at may isang itim na table. May mga alak na agad nakahanda roon at napalunok ako. OMG! Talagang spoiled tayo ni sir ngayon. Tumitil ang sabi ni Jenny at pinawalasan niya ako na pinaupo sa tabi niya. Napailing na lamang ako at saka nagpalingalinga. Maganda nga ang bar na ito. Mukhang mayayaman ang kadalasang naririto at nakakasilaw ang mga lights na gumagalaw. Inom ka, Trisha. Aya ni Jenny sa akin. Agad akong tumanggi at saka umiling. Hindi ako iinom. Sumimangot siya. Aba, Trisha? Bakit naman? I just don't want to. Tumango siya at nakipag-usap na kay Aaron. Bakla si Aaron. Iyon ang alam ko. Mukhang sila yata ang magkakasundo ngayon dahil pareho silang mahilig sa gwapong lalaki. Oras lang ang hinihintay ko. Bilang respeto na rin sa kasamahan ko, ay kailangan ko munang manatili rito ng ilang oras bago ako magpasyang umalis. May nagtangkang lumapit na lalaki sa akin pero kagad ko siya na tinaliman ng tingin. Kaya hindi na siya nakalapit at umalikod na lamang. Iyon ang ginagawa ko upang magtaboy ng lalaki. Hindi ako narito para mag-entertain. Sa katunayan ay gusto ko nang umalis pero hindi pa pwede. Tawanan ang naririnig ko sa table namin. Si Aaron at Jenny ay may tinuturo pa habang may baso ng alak sa kanyang kanilang kamay. Huminga ako ng malalim. You didn't enjoy the party, didn't you? Agad ako nag-angat ng tingin at namilog ang mata ko nang makita ko si Mateo. Nakatitingnan siya sa akin at walang kangiti-ngiti ang kanyang mukha. Napalingon ako sa mga katrabaho ko at nakahinga ako ng maluwag nang nakita ko na busy sila sa kanilang ginagawa. Binalikan ko ulit si Mateo at halos mapatras ako nang sobrang lapit na namin sa isa't isa. Why are you here if you don't drink? Tanong niya ulit sa akin. Umiwas agad ako ng tingin sa kanya at saka tumikim. Hindi ako iinom. Uuwi rin ako mamaya. Tumawa siya. Your chinito boss forced you to be here. Hindi naman. Tipid kong sagot sa kanya. Oh. Napasingap ako nang bigla siyang umupo sa tabi ko kaya umusod agad ako papalayo sa kanya. Mangha ang nasa kanyang mukha na nakita niya ang ginawa ko. Ang kanyang isang kamay ay nasa likodan ng sopa at para niya ako inaakbayan. Ang 3 butones ng kanyang polo ay nakabukas pa kaya kitang-kita ko ang kanyang dibdib. Napalunok ako at umiwas lalo ng tingin. Mukha na akong tuta sa kanyang tabi. Ang aking kamay ay magkatagpo pati na rin ang aking hita at napalunok ako lalo. Kung hindi ka pala nag-enjoy, pwede naman kitang ihatid pa uwi. Bulong niya sa tenga ko at halos mapapikit ako nang naramdaman ko na inilagay niya sa likod ng tenga ko ang takas na buko. A girl like you should not be here. Halos manginig ang tuhod ko dahil sobrang lapit niya. Pumikit ako at saka matapang na nagsalita. Bakit? Sino ba dapat ang narito? Well, if you like here, at least have a drink. But I prepare a pineapple juice for you. Bumuntong hininga ako at akmang uusog na nang biglang bumaba ang kamay niya sa bewang ko at pilit akong pinirmi. Namilog ang mata ko at hindi makapaniwala na siya'y binalingan. Kinagat niya ang ibabang labi niya at saka tinanan ako na may mangha sa kanyang mata. Where are you going? I am still talking to you. Might as well
Give me your little time. Bulong niya na nagpangilabot sa akin. Umusod sa akin at marahan na hinapit ang bewang ko. Mas lalo kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Naamoy ko na rin ang alak sa kanya, kaya napasingap ako. Lasing ba ito? Lasing kayata eh. Uminom ako, pero hindi ibig sabihin ay lasing ako. Bulong niya, sabay ngiti sa akin. Want a hook up? Umiwas ako ng tingin. Ayoko. He chuckled sexily. Why? Hindi kita type. Natigilan siya sa sinabi ko at lumuwag ang paghahawak sa akin. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagkurap-kurap niya at nalaglag ang kanyang panga. What the? Tumayo ako at napatingala siya sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko at hindi na nagpaalam at lumakad ng papalayo sa kanya. Masyado siyang nakakasama sa akin. Masyado na akong pinakaba. Naghanap ako ng daraanan patungong exit. Muntik akong mabangga ng isang babae. Mabuti na lamang at nakailag agad ako. May humarang pa sa akin na lalaki, kaya napatras muli ako at nagpalingalinga. Gusto ko nang umuwi. Hindi na lang sana pala ako nagpunta rito. Nang umatras ako, ay nabangga ko ang isang matigas na bagay. Nang binalingan ko ito, ay napasingap ako at namilog ang mata ko nang makita ko si Mateo na mariin na nakatingin sa akin. Ang kanyang kamay ay nasa bewang ko na at halos sakupin niya ang buong space ko. Akmang lalayo na sana ako sa kanya nang pinarap niya ako sa kanya at inilapit sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng puso ko at ramdam na ramdam ko ang pamumula ko. Itutula ko na sana siya nang may biglang kumausap sa kanya na isang lalaki. Dude, I thought you were abroad. And you brought a girl? She's my girlfriend. Sa sobrang hiya ko, ay naisubsob ko ang mukha ko sa kanya at ang palad ko ay nasa dibdib niya rin. Naramdam ko na naniniga siya dahil sa ginawa ko. Oh, never thought you would be this serious. Humalaklap ang lalaki na kausap niya at saka nilubayan kami. Tinula ko siya at inayos ang buho ko. Ano ba? Hindi mo pa rin ba ako titigilan? Hindi ko tatanggapin ang offer mo. Maliwanag ba? Nilakasan ko ang boses ko dahil sa tugtog ng bar. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Sinamaan ko siya ng tingin at saka tumalikod na. Hindi niya talaga ako titigilan. Ano ba ang dapat kong gawin para tigilan ako ng lalaking ito? Hindi ko gusto ang aura niya at hindi ko rin gusto ang nararamdaman ko. Okay, I must admit, attracted naman siya at may sex appeal. Makukuha niya ang mga babae sa unang tingin niya, pero huwag niya akong idadamay. Nang nakalabas ako, ay kaagad kong kinuha ang phone ko at nagtipa na lang ng text para kay Jenny. Jenny, uuwi na ako. Hinahanap na ako sa amin. Matapos ko itong isend, ay nagpalingalinga ako. Marami akong nakikita na naghahalikan sa labas. Napangiwi ako at biglang kinabahan. Naninibaguhan na talaga ako. Hindi na ako yung dati na expert sa pagbabar. I just want to go home and hug my daughter. Miss, uuwi ka na? Agad akong natigilan na nakita ko ang dalawang lalaki na ngayon ay nakangisi na sa akin. Napaubo ako dahil sa sigarilyo na hawak niya at saka umuusok pa. Patayin mo iyan. Sensitibo yata sa usok ang chicks na ito. Pinasadaan ako ng tingin ng lalaking mahigaw sa labi at may tattoo sa braso. Anong kailangan nyo? Gusto ko lang sana naming ihatid. Hindi na kailangan. Nagsimula na bumilis ang tibok ng puso ko na nagtawanan sila. Nagpalingalinga ako at mukhang wala akong makukuha na tulong dito. Sumama ka nilang sa amin at mag-i-enjoy ka sigurado. Namilog ang mata ko at bago pa man ako malapitan ay bumulagta na siya sa hig na may pumatid sa kanya sa tiyan. Namilog ang mata ng kanyang kasama at gulat na tiningnan ang nasa likuran ko. Umawang ang labi ko nang marahang hinapit ng isang lalaki
na amoy pa lang ay kilalang kilala ko na, ang bewang ko. Bro, tara na, sigaw ng lalaki. Napapikit ako at nagpasalamat sa dumating. Nang wala na ang mga lalaki, ay saka siya humarap sa akin na nakaigting pa ang panga. That's not real a nice move. Aniya, sabay pasada ng tingin sa akin. You can just go home by yourself. Salamat. Ani ko at kinagat ang labi ko. Uuwi na ako. Akmang hakbang na sana ako nang biglang humarang siya sa akin. Umigting ang kanyang panga. Ihatid na kita. Ayaw ko. Please. Hindi na kailangan. You did not give your number. At least, let me take you home or drive you home. Ayoko. Bumuntong hininga siya. Then I should force you then. Umawang ang labi ko na nilikot niya ang long sleeve niya at saka lumapit sa akin. Umatras ako sa kaba at gulat pero nanatili ako nang bigla niya akong sinikop at binuhat na parang sako. Sinabunutan ko ang kanyang buhok at pinapalo-palo ko pa. Ouch! Calm down! I'm not gonna rape you. Bitawan mo nga ako. I'm just going to drive you home, please. Calm down. Pero hindi ako tumigil. Hanggang sa nilapag niya ako sa front seat, ay nakalumot ko pa ang mukha niya at hindi ako nagsisisi. You wounded my face. Aniya, pero nagpatuloy pa rin sa paglalagay ng seatbelt sa akin. Bitawan mo nga ako. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Hindi naman kita kilala. That's why I'm introducing myself to you so you would know who I am. I don't care. Kapag hindi ka tumigil, ay hahalikan talaga kita. Makikita mo. Why are you doing this ba? Hindi kita kilala. At saka, wala akong panun sa iyo. Hindi ko tatanggapin ang offer mo kahit anong mangyari. I am done with your shits. Excuse? Hindi ko natapos ang aking sasabihin nang bigla siyang lumapit sa akin at sinihil ako ng marahas na lik. Naistatwa ako sa kanyang ginawa at nagwawala ang puso ko. Nang humiwalay siya, ay hinaplos niya ang labi ko gamit ang kanyang daliri at saka ngumiti sa akin.